araw po sa inyong lahat. Kayo po ay makarinig ng mga talata mula sa sulat sa mga unang taga-Korinto. Mapagpalang pakikinig po. Unang Korinto 1. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sosthenes na ating kapatid para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa inyo ng mga hinirang ng Diyos na maging kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayun din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesu Kristo, na Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesu Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo, kayo'y naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nakukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo bumalik ang ating Panginoong Jesu Kristo. Kayo gagawin ninyong matatag hanggang wakas upang matapo ang kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesu Kristo. Tapat ang Diyos at tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesu Kristo na ating Panginoon. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin, sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasama ni Chloe na kayo ro ay nag-aaway-away. Itong tinutukoy ko, may nagsasabing kay Pablo ko, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos, may iba pa rin nagsasabing kay Pedro ko, at may iba namang nagsasabing ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Pinautismon ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismon sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Kaya hindi niyo masasabing kayo binautismon sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa pamilya ng Estefanas. Maliban sa kanila, wala na ako matatanda ang binautismon ko, sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao. Nang sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saisay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagpagturo ng kautusan, ng mga mahuhusay na dibatista sa kapanahonang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng salibutang ito ay pawang kahangalan lamang, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutang sila'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niya iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang pinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay ang karunungang higit sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyong matatawag na marurunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga pastupa at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang sa isay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at niligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat,
ang sinumang nais mong malaki, ang ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon.